इलेक्ट्रिक बन जाएगा। A reading from the Acts of the Apostles. In those days, some Jews from Antioch and Iconium arrived and won the people over. They stoned Paul and drug him out of the town, leaving him there with them. His disciples quickly formed a circle around him, and before long, he got up and went back into the town. The next day, he left with Barnabas for Derbe. After they had proclaimed the good news in that town and made numerous disciples, they retraced their steps of Lystra and Iconium, first then to Antioch. They gave their disciples reassurance, says, and encouraged them to persevere in the faith with this instruction. We must undergo many trials if we are to enter into the reign of God. In each church, they stole elders and with prayers and fasting commended them to the Lord in whom they had put their faith. Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia. After preaching the message in Perga, they went down to Attalia. From there, they sailed back to Antioch, where they had first been commanded to the favor of God for the task they had now completed. On their arrival, they called the congregation together, related all that God had helped them accomplish. And now we had opened the door of faith to the Gentiles. Then they had spent some time there with the disciples. The word of the Lord. Thanks be to God. Let's bless our son. Your friend, tell the glory of your kingdom, kingship, Lord. Your friends, tell the glory of
receive, Lord. Let us, your born, give you thanks, O Lord, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. Making known to men in your might and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is a kingdom of all ages, and your dominion endures through all generations. May my mouth speak and praise the Lord, and may all flesh bless his holy name forever and ever. Jesus said to his disciples, "Peace is my farewell to you. My peace is my gift to you. I do not give it to you as the world gives peace. Do not be distressed or fearful. You have heard me say, I go away for a while and I come back to you. If you truly love me, you will rejoice to have me go to the Father, for the Father is greater than I. I tell you this now, before it takes place, so that when it takes place, you may believe. I shall not go speaking to you longer. The prince of this world is at hand. He has no hold on me. But the world must know that I love the Father, and do as the Father has commanded." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Peace is my farewell to you. My peace is my gift to you. Tinatanggap pa natin yung biyaya na dulot ni Jesus, ang biyaya ng kapayapaan. O tayo ay nababagabag at napupuno ng takot. So bahagi yung nakumsaan ay ang takot sa dingding na ito ay napupuno ng takot. Hindi sapagkat masasabi natin na ang panahon na ito ay mas magulo kaysa nung nakalipas sa mga panahon. Sapagkat yung takot na makikita po natin, yung sabihin ni Ipe, kasi mas magulo ngayon, Father, kaya mas natatakot kami. Alam niyo, yan yung pagkabahagi ng kaguluhan ay hindi mo yun yung pamantayan ng kapayapaan. Yung kapayapaan is not an absence of wow. Kayong kapayapaan is not an absence of
violence. Peace is not an absence of distractions or destruction. Distraction or destruction. Magkaiba ho, inisay A, inisay U. So, bahagi yun na kung saan yung makikita natin. Kasi, bakit ka natawa? Kung sa kaya nga sabi ni Jesus, no? I do not give it to you as the world gives peace. Kasi yung pagtingin ng daydib na ito, yung kamayapaan ay kapag walang wala, walang distraction, walang distraction, walang opposition, yun ang mag-aakala din na ng kapayapaan. Kahit na sabihin na natin, yung kapayapaan ay pinapahayag ni Jesus. Si Jesus ay mawawala. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Doon papasok po. Kasi sabi nga ng iba eh, no? Kapag nawala ka si Jesus, kapag nawala ang isang taong mahal mo sa buhay, paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Pero kung ang pamantayan natin ay ang pamantayan ng daigdig na ito, ay hindi nga natin maintindihan. Pero kung ang pamantayan natin ay ang pamantayan na itinuturo ni Jesus, mas madali natin maintindihan. Kasi yung kapayapaan ay makikita natin kahit na sa gitna ng maraming kabuluhan. Na ano? Ay tulad na yung pinahayag ni Jesus. As I do, as the Father has commanded. Ngayon tayo na nakatutulog tayo na maayos kapag alam natin na tayo ay walang ginagawang kalokohan. Bakit ba huwag hindi magkakaroon ng kapayapaan? Natatakot sila. Napakataw sila gawa ng kalokohan. Hindi mong tao gumagawa ng masama. Well, it happens na ikaw na gumagawa ng mabuti, hindi ka gumagawa ng masama, ay hindi ka exempted. Hindi nahulugan na you are no longer untouchable by those who do what is wrong. Pero, magkakaroon ka ba ng kapit? Magkakaroon ka ng kapayapaan? Kung ano, kung maliwanag sa iyo yung pananampalataya mo kay Kristo. Yun yung magiging higit na pamantayan ng pagkilos ng tao. Kung talagang maliwanag sa atin ang pagkaunawa namin sa Kristo muling pagkabuhay, makakamit natin ang kapayapaan. Kasi yung kapayapaan ay binibigay ni Jesus ay isang kapayapaan na nasa kalooban ng tao, na nasa pananampalataya kay Jesus. Sabagat makikita po natin na yung kapayapaan ay pwede mong makamit saan ka man napunta. Ano man yung sitwasyon na kinabibilangan mo. Makita mo na kung saan ay tunay na matutulog sa'yo ng kapayapaan ay walang ibang kundi ari si Jesus. Kaya nga po sa unang pagbasa nakita po rin natin, ito rin po yung pagbasa natin ng linggo noong ipinahayag po natin na yung dalawang puntos natin ay dito namin kinuha. Pero nakita po natin si San Pablo at si San Bernabe, pinagpapatok. Pero natakot ba sila? Hindi. Nagpatuloy siya ng pagpapahayag. Bumalik pa sila upang ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Naging bahagi, kahit na alam nila, nakita po natin na sila rin mismo ay makikita po natin na tatanggap ng martir na gawa ng pananampalataya. But are they at peace? They're at peace.
May opposition pa sila. May opposition sila. Pero mapayapa pa sila, mapayapa. So yun po yung tingin natin na higit ng pagtukol. At ito po, ay kung tawagin po natin, ay binubuo ng ating pananampalataya kay Kristo. Na masabi natin na magkaroon tayo ng kapayapaan sa mga pagtukol na makita po natin dahil sa pananalig natin kay Jesus. Ano, maging bahagi na halimbawa, magkakaroon ka ba ng kapayapaan kung alam mo na yung taong gagawa sa inyong masama ay katabi mo. Ay, sabi nga ho natin, kung paliwanag sa iyo yung turo ng Kristo muling na buhay, kahit na yung katabi mo pa, na gagawa sa inyong masama, ay magkakaroon ka ng kapayapaan. At yun po yung naging bahagi ng karanasan ni Pablo at Bernabe. Sino mo ngayon bumato sa kanila? Yung mga tao na galing sa Antioch at Iconia. E kung tutusin nyo yung mga lugar na sila pinagpahayagan ni Pablo at ni Bernabe, ito yung kanilang lugar na ginagalugan sa pagpahayag ng pananampalataya. Hindi bago sa kanila yung lugar nyo. Yun ang kanila, kung tawagin po natin ay lugar na kanila normally na binabagtas. Pero makita po natin ang kapayapaan na dulot sa atin ng ating Panginoong Jesus Cristo. Kaya ito yung ipanalangin natin sa harapan ng trono ng Ama. Matanggap natin kasi maliwanag ko. Ang sabi ni Jesus, kapayapaan na binibigay ko sa iyo. Eh siguro may tanong na, pati hindi ko natatanggap yung kapayapaan na ito. Natatanggap ko ba yung kapayapaan na ito? Buo ko ba natatanggap yung kapayapaan na ito? O hindi ko natatanggap ang kapayapaan na ito? Eh siguro maging bahagi po na higit namin pagnanila. It's not because Christ is not giving it as to us. Binigay na ni Jesus, maliwanag na ipinahayag niya. My farewell to you is my peace. At hindi niya na yung sinabi sa kanyang mga 12 alagad, hindi patuloy na ipinapahayag sa atin na magkaroon tayo ng kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. At yun ay isang maliwanag na pagtitiwala sa nagtutuwalin mo ay sa atin, doon tayo mamasok ulit. At nawamaturuan tayo ng ating patrol na si San Martin de Porres. Ano yun? Incomplete trust to God. Na kahit anong mangyari, alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bakit? Matitiwala tayo sa Diyos. Kasi alam niya at tayo tumutugon sa kanyang kalooban. Ano man ang pangyayari na nakikita natin sa daigdig na ito, makakabit natin ang tunay na kapayapaan. At sana po, makita mo natin, ano ba yung masabi natin? Nakikita natin yung tunay na kapayapaan sa mundo ng ating ginagawa. Nakatutulog tayo ng mahimbing. Hindi tayo warrior. Hindi na lang ang palagi nating iniisip ay kung ano masamang mangyayari. And yun na lang ang nasa ating pagtingin. Baka tayo ay wala lang mukhang bibig kundi baka. Maliwanag po na kung saan ang dulot ni Jesus ay isang statement of salvation. Isang tuldok
ng kaligtasan. At nawa ko, lubos nating pakinabang. Manalangin kayo mga kapatid ko, mga pagkahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga kapatid. At ang pagkawalan ng pagkahain sa inyong mga kamay. Sa kapagyan niya at darapan niya sa ating kapakabangan sa buong isang kailan niyang banal. Receive, O Lord, we pray, these offerings of the exalted church, and as you have given our cause for such great gladness, grant also that the gifts we bring may bear fruit in perpetual happiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is to the right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, by the oblation of His body, He brought the sacrifice of all to fulfillment. In the reality of the cross, and by the commending Himself to you, for our salvation, He showed Himself the priest, the altar of the Lamb of sacrifice. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic cause sing together the unending hymn of your glory as they acclaim.
You are indeed holy, O Lord, the Father of all holiness. Make holy. At the time he was betrayed and intermediately into his passion, he took bread and giving thanks for it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when Sabbath was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for the many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of Therefore, as we celebrate the memory of the mystery and resurrection of our Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you, humbly we pray that partaking the body and blood of Christ, you will gather into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring it to the fullness of charity, together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints, who have pleased you throughout the ages, will be married to be coerced and alive and be praised and glorified you through your Son, Jesus Christ. Through him and in him, with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, our glory and honors is yours forever and ever. Amen. Now we may receive the peace that God, our Lord Jesus Christ, have given us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may always be from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, may peace I give you.
Lord, not in our sins, but at the weight of your church, and graciously grant your peace and unity in accordance with your will, live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Go with the love of the risen Christ. Amen.
Hallelujah, hallelujah. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah. Gracias.